to the point. Yan ang gusto ko. Straight to the point. Si Attorney Mark Tolentino sa kiniang Balaod Karong Buntaga. Attorney Kuya Mark, good morning. Good morning, Kasabang Ramilo. Gatong mga suking tikpaminaw sa RMN. Di butuan, kiniinig ko sa gala, si Kuya Mark Tolentino. Kumusta ang Metro Manila, Attorney? Kumustang panahon? Kumustang palibot? Kumustang politika? O tanan? Kumusta diha, Attorney? Ate, marang yung normal situation karon. Atong presidente karon adto sa Japan, mm-hmm. sa semana, tubong na dahil mga issues about Japan. Mm-hmm. And of course, atong issues sa sibuyas, nagihapon, permanente, mm-hmm. o very progressive na atong natin karon. Sige, nanay gitawag na movement, pasaka. But mm-hmm. of course, di maginta matawag na nanagit sa normal sa sitwasyon, kagigil matas pandemic, but very positive ang atong gobyerno karon. Speaking of Japan, kana ding word niya pagkaon nga baligya nga Oishi sa Japan, eh, no? Kana sa ato pala, lami, no? Oishi. Oishi. Ay, ito siya masabot na ng Oishi. Oishi. Kanang Yamete Kudasai. May higit kang pag pangutan na niya na, Attorney, sa mga higala na itong mga Japanese, kanang Yamete Kudasai. Attorney, Yamete Kudasai. Yan na ba? Sa una ito mga kaigsuon na mga labid na mga sagababaihan, mahadlok o mga hapon. Mahadlok. Panahon atong 1945 World War II. Kana. Hadlok. Hadlok yun. Tago. Tago. Pero karong panahon na, pag nanihapon, nabudool. Okay. Na-opto ang sitwasyon. Sa una panahon, itong panahon sa mga sagira, itong World War II, lahat na ang sitwasyon. Kaya labi na very friendly ang mga Japanese karon, dakay mga improvements, dakay kay ilang mga investment ilang gitabang diri sa Pilipinas. Dako kayo contribution po no ang Japanese government sa growth sa Pilipinas, labi na ning JICA, Attorney, Japan Economic Cooperation, kini mga project infra. Yes, labi na sa infrastructure sa kanis atong railway, kanis sa mga supports, sa mga ni mga buildings, sa mga ranggo kay mga dalan, mga expressway, dahong igtabang ang Japanese government with respect to the investment sa Pilipinas. Muna, grabe kayo ka importante na pagadto sa atong binagang presidente kayong kayong February 8 dito sa Japan for the diplomatic relationship with the Japanese government. Kanang subway sa Metro Manila, marag Japan na, Attorney, no? China. Yes, Japan. Japan. Subway project. MRT. Japan. Oh, yun na. Japan. Napanayoban na yung mga expressway na Japan, mga pantalan. Japan, Japan. And in fact, I think na yung airport Japan na sa Japanese government Japan. Kining import na to sa saging. Paingon sa Japan. Kumpran na nila, no? Saging. Oh, so dahil kayo na tabang yung mga ang Japanese government, of course, sa unang panahon tiyali, katong panahon sa gira, lahi ang sitwasyon, but karoon na panahon na, dakog yung contribution ang Japanese government sa Pilipinas. O niya, kining sa electronics, Attorney, Japan, maisad. Sa TV, sa una, Sony, di ba? Sony. Japan mala. Japan. Kanyang mga sakinan na to. Japan mala. Kanyang madag ko ng mga sakinan. Mga Toyota, Nissan, Mitsubishi, that's Japanese products. So, dakog yung na, muna ang tao na to na ang Japan, di gin pwede na wala ang diplomatic relationship sa Japanese government and the Philippine government. Dapat pakusgon pa nato, no? Pakusgon pa nato ang diplomatic ties nato. Uwadto gani atong presidente sa lain naso sa uban mga naso, dapat i-priority gani ang Japan, of course, the Chinese got China and Japan kay moy atong silingan o dapat silingan moy magtinabangay. Attorney, no, pangutana lang regarding aning pagbisita sa Defense Secretary sa US. Kini bang hataga na pog access ang atong mga sundalong Amerikano sa mga former US military bases nila din sa Pilipinas? Di ba doon na may abolition na? EDCA naman ta karon, Enhanced Community Defense Treaty, sa ba na? Na siya kasama kay Bill, nagiunda na ginang itong mga base militar. Base militar sa Pilipinas sa mga Amerikano. But of course, dili man ihibot pasabot na dili na ta pwede mo enter any
joint agreement, mga treaty treaties with the American government. Mm-hmm. So pwede magyapon nato nato na para mo modernize ang ato military strength kay we say armed forces of the Philippines kuwang pag yun kung wala gi assistance sa American or other mga developed countries. Mm-hmm. Pero legally allowed ba ang kinsa lang allowed makig dunay ing anak nga mga ties presidente ra ba mag-decide or kinahanglan pa nag-concurrence sa Congress? We can treaty, of course, presidente, kay the president is the top diplomat sa Pilipinas. Okay. So dili ang Secretary of Foreign Affairs, but the top diplomat is actually the president of the Philippines. Mogin siya mo maging agreement sa Lainason. Mm-hmm. But kaya siya, ang tawag na executive agreement na siya. Okay. But to make it a treaty, kailangan ratified by Senate. Ah, okay. So moagig yun sa Kongreso Japon. Ah, yes, sa mga aksyon sa presidente dapat maabot yung Kongreso. Pag-guan sa presidente o sa Senado sa kanang ratification, ang prinsipyo na sa balaod ka sa mga mili, manang itawag check and balance. Check and balance. Ang atong presidente, yes, powerful kaya itong presidente, mm-hmm. dapat na ay mo control sa iyang power kaya very powerful ba itong presidente. Mm-hmm. So, muna siya ang mo control na or mo regulate sa power sa itong presidente, muna siya ang Senate and the House of Representatives. Oh, so, check and balance. Anyway, so much for that, Attorney Mark. Diri na ta sa pangutana sa atong mga tigpaminaw. Dunay pangutana si Ma'am Jerlyne. Good morning, Attorney Mark. Unsa di ay imo na yang punto, Attorney? Unsa di ay pulos anang magparesto tag motor? Nganay insurance unya ang gi-avail nimo nga insurance kay ang driver ug motor ra ang insured. Nadisgrasya man gud ako manghod unya siya'y ga-drive sa akong motor. Gibanggaan siya unya ang nakabangga na balian pero akong manghod gamayng pangusra ang damyos. Pero akong motor perting gupukas at ubangan. Wala ba mi makuha bisan gamay bisan sa akong motor lang kay insured man to during sa pagkarehistro? Salamat sa pagtubag Attorney Mark Tolentino. Atong klaron unsa nang klase ng insurance na? Aha. Kita tay gitawag na comprehensive insurance mo na mobayad ka na og ganang premium na dako-dako. Dako-dako. Insurance na sa gitawag na limited insurance na sa gitawag third party liability insurance TPL. Oh, so basta ang ganda may mandatory kana maligisan ka. Mm-hmm. Yes ka na ay third party liability insurance money ang insurance mo bayad na. For example, imo motor na kuba, disgrasya, ikawat, o na kay comprehensive insurance pwede na bayadan sa hatagan ka bagong motor or bayadan na siya sa kumpanya sa insurance. Mm-hmm. So, muna siya depend siya ang mga third party liability o kanang comprehensive insurance. Normally, ang kanang comprehensive insurance na required na siya ng mga motor na, na iutang or mga sakinan, o tangon mo sa bangko. Okay. Required gin na siya na insurance kay kung mawala ang imo sakinan, kawaton imo sakinan, ikarnap, at least na ibayad din mo dito sa nagpa-utang sa imo ha. Gani sa ako na siren attorney kay doon ako'y kailang naasa insurance, si Sir Ronald Ucliasa, kasagarang offer niya is comprehensive insurance. Once naka-encounter kag disgrasya, o niya ang imong comprehensive insurance, active pa, kung totally wreck ang imong sakinan, ilisan na nagbago, attorney. Sakto na siya. Muna siya insurance, pero sa based sa kong wishes ka sa Mermel, kaning sa insurance mong good, limitan na ako insurance. Daghan kayo insurance sa sakinan, pero gamay ba kayo nagpa-insurance kinabuhi? Oh, tama, muna, tama. Wala logic. Kaya imong sakinan, insured. Oh. Pero ang tao na nag-drive sa sakinan, wala insurance. Masakit. Wala insurance. Mm-hmm. Kaya mong itanawin, ang nai-insurance sa Pilipinas, maybe naras mga 5 to 10% ang insured ng mga Pilipino. Mm-hmm. Pero ang mga sakinan, insured na rin mga sakinan. Labi na ka ng mga ipang utang na sakinan. Oh. Insured na rin. So muna nga itong studyuhan na, nganong ang tao mismo na natag-iya sa sakinan, dili insured, pero ang sakinan insured. Mm-hmm. So, na ay logic na dapat ito na ito. Kaya ang kita mo kong mga Pilipino, maghunaho na natas problema pag muabot na. Correct, no? Ang kanyang insurance mo ka sa mga mail, imong paliton ng insurance, mura ni butang na dapat ni mo paliton, dapat paliton ni mo kung di pa ni mo kailangan. Mm. E dapat magkita mga tao, labi ng mga Pilipino, mo palita ang butang kung atong kailangan. Mm. Pero na-exception na dapat na ito paliton, bisag di na ito kailangan.
Kung dapat atong paliton kung di na to kailangan unsa man na insurance. Insurance. Kung tiguwang na ka, masakito na ka, mahal mang insurance. Mahal kayo. Mintas mata pa ka, mintas di pa nimo kailangan imong insurance kung nakisobrang kwarta, diha nimo ibutang. So mo na diferensya sa insurance sa tao kung insurance ani mga sakinan kay labi na nabdaghan kay insured mga sakinan. Pero ang tao na nag-drive og sakinan way mang insurance. Pila insurance nimo attorney by the way no? Para lang sa mga naminaw. Pila ka buok attorney? Ana daw kay insured gigo mga insurance ako 10% of my income na sa insurance. Ana sa investment ang lahi naman gud ang perception nato ron. Sa una attorney, ang insurance mura ba og gasto nato no? Mura og sige taga bayad. But karon gumikan sa maayong diskarte sa mga financial advisor, insurance is also at the same time investment. Yes, investment. Pwede matawag investment, pwede matawag insurance, but ang insurance is actually primarily designed ang insurance for your protection. Protection. Investment na siya, no? Protection mo. Protection. Buto sa ng protection. Lahi ng investment sa protection. Lahi. Ang protection, kung nai kayo may mahitabo ni mo, at least, nai imong ibilin sa imong pamilya. Mm-hmm. Example, ikaw may ka ng bread butter sa bread butter. Imong pamilya. Breadwinner. Breadwinner. Bread butter. Breadwinner sa imong pamilya. Una-una, kumuha ka. Aligsan ka, atakihon ka, mamatay ka. Una-una, baka unsay may tabos yung pamilya. Muna, gitawag protection sa insurance. Nasa tayo investment part of the insurance kay, for example, ang kanimagong atong inflation sa kwartas Pilipinas sa Summer Mill, dako kay inflation, ang 100 pesos karon 10 years from now, kanang 100 pesos, basi 10 pesos lang na. Kasi kanay mo, imong 10 pesos karon 10 years from now, basing 10 centavos na lang na. Because that is because of the inflation. One of the way to protect inflation, to fight inflation, mo sa nimang insurance. Murag na anak ka sa financial business, attorney ba? Sa mga linyada karon, murag na anak ka sa financial business. Actually, nagbasa I more, kung ako yung mga bakante ng mga panahon kasi sa mga mail, I read books. Uh-huh. Umito na, masulti tayo sa radyo. Nasa tayo kasulti ba? Kaya I read at least mga 2 to 3 hours a day. Ah, okay. Maigin na, no? Kay ang pag-cut-on is a continuous process. Learning is a continuous process. Dili kay abogado ka, muhunong nagagtuon. The more nga magtuon ka. Attorney, no? The more nga magtuon ka. Kasi sign of humility, if you read books, if you study, you listen mga lectures, that is part of humility. Part na siya na unsaon yung pagtabang sa tao kung ikaw mismo tabang nun. Oo, correct. Unsaon yung mag-share sa imong knowledge sa lain tao kung ikaw mismo aking knowledge. So, you cannot give what you do not have. You cannot give. That's a very basic principle in anything, in civil law, that you cannot give that you do not have. You do not have. Di ka pwede mo baligyan sa butang na di mo. Hindi mo. Okay. Caller, good morning! Hello, good morning, Kasama Gamel. Go ahead. Nalang ta ko ipangutan ni attorney ba about sa atong kuan atong 2013 December 26 na avail me sa kasalan ng bayan. Oy, kasalan ng bayan. Oh, asa man? Di na sa katedral. City Hall to? City Hall to nga kasalan ng bayan? Dili, sa katedral yun. Ah, sa katedral, sa simbahan. Oo, nga. Kasi siya nga kasalan ng bayan, dili gito siya ingon nga kami ang kuan kibang kanang selfie murag sa trabahan ti gani nga ang ubang mga nalista wala na ni appeal, wala na ni tunga, so kami ang na selfie na pulis sa wala ni tunga. Nga karon ang kuan ako kay katunga time pagkasal na mo diretso ba wala gilista rami wala ana bitaw nga wala koy, wala may nafasa nga birth certificate or something. Wala mo na rehistro, in short, wala mo na rehistro. And then, wala ko kabalo kung na-rehistro or unsa ba niya. Ito nang, kuan mi, gikasal mi, pero wala koy gigunitan nga papel, wala po may gipermahan. Wala yung marriage contract po? Wala. Marriage license? Wala po. So, ang akuntang pangutan na kung kay karon nga time among kuan ba kay ang akong anak mangun magkinahanglan og kanang birth certificate kunya ang contract na yon. O marriage contract ng number one nga kanang kuan gud sa okay. Birth certificate. Atoy patubag ni attorney ma'am, nakuha na ni attorney. Attorney, diretso kasal.
Kada mga kasal-kasal mangul ka sa Marble. Na yang gisult. Well, dito nga siya gusto ka dinay nang kasal tingali. Siya po limo silingan ni kasal. Ikaw gimong uyab ginbatar adto kadto sa gisult part to bagsag ka. Pero what din ikaw gikasal? That's only di na siya matawon na kasal. Pero katotoo ni mass wedding, daghan. Mass wedding, ikaw mass wedding. Dapat na may marriage license. Gi-process daan. Oh. Na yung marriage license, kaya di ba ka pwede magkasal lang direct. So, dapat na yung kay lisensya na pwede kakaslon. Oh. One of the requirement na lisensya sa pwede kakaslon, magto ka nito sa local civil registry. Magparehistro. Sa Marble. Oh. Pwede kag walay marriage license, basta nag-ipon na mo ang imong bana o imong asawa for more than 5 years. Okay. Affidavit lang of cohabitation ang kailangan ana para pwede na mo magpakasal. Mm. But of course, kung saan nga magpakasal, kung wala mo ipirmahan ng marriage contract, oh. So may proof na to nagikasal mo kung wala kag adto lang nito ni paso tay kasimbahan isko talaga sa pare o sa man imo ba ning gidawat imong bana o nakiya na imong bana o dago o kay replacement ra man daw sila ato ni wala nitong ha ang original nga kaslonon one sa original nga kaslonon sila ang murag himong replacement para makompleto ang pagka ang pare sa kasal kaya ilang ibuhat sa Marble more na sa proxy proxy gyapon. So, of course, kaya lang ilagibuhat, illegal to, wak to i-void. Example, simple naman na, adto ka sa PSA, Philippine Statistics Office, kuha kag marriage contract. Tanawa ko na kay marriage contract. Kuha kay marriage contract, pag kuha kag sinumar, kung nakasuwat ito single ka, bot masabot, di kami niyo. Ang solemnizing officer attorney, the priest, nga nagkasal sa ila, in the absence of that important document, marriage contract, marriage license, pwede ba siya makasuhan? Nga ni kasal man siya guway papel. Pwede siya makasuhan na sa Marble. Of course na pwede siya mosulti na nasayop tingin nga sir ya. Pero ang katong pari na ni kasal na gitoy administrative and liability. Liability. I like you mention ma'am, kaila ka sa pari nagkasal niya? Oh sir, wala naman po to siya karon kay katuwid tong namatay nga pari kanhi. Ah, sa katedral gyud mo gikasal? Yes sir. Kinsa man daw nag-sponsor atong mass wedding? Ang Juan. Kanang madlok magkumo mention sir ay basta taga simbahan lang dili sir murag kibali restaurant. Ah, restaurant. Yes sir. Usa ka kanan sa butuan nagsponsor og kasala ng bayan. Unsay pizza to? Valentine's Day dili sir, 26 and December. Pila mo kabuok gikasala to? Kwan daw to sila kabuok sir? 6 and then wala nito nga ang duha. So instant mong gipuli dito? Yes, sir. Wala nakakasuot og sinina? Wala na, sir. Diligid sa sinina. Kuan lang, nakasaya lang ko. Then, ana lang, simple lang. Pero dugay na mong live-in sa imong bana? Dugay na, sir. Simple na. Kung assuming illegal to ang kasal, kaya wala na restro, mapakasal mo, pero may problema. Huwag na nga akong plano, sir, nga magmakuan unta mi, magpakasal mi. Kay lagi mo na, iya mo tong among gi... clear kung katong amo ang kasal okay ba to kay basin unyag okay. Magpakasal mi otro nya ma kuha na po madubli okay sama na bela niya bisag kalima pa mo magpakasal way problema bisag pagana po kasagatos mo magpakasal way problema di na illegal as long as isa ka tawo ang imong ipakaslan kay matud pa sa akong banang iya kong nang nahibaw-an adi mangud kuno ang nakuno istorya nga yang nadunggan nga desay pa daw mi makasal. Ipaanol sa daw to na mo itong kasal na mo kaya po sa una. Paminaw mo sa kiniang balaod mo. Okay. So, bisa pagkalapo mo mapakasal ka, bainti mo mapakasal, basta isa na katawa imong ipakaslan, wala na yung problema. Example, gabi kay ka kay gugmas mong bana, gabi kay ka kay gugmas imong asawa, hala, taga-adla mo magwinyo, wala yung problema. Basta isa na katawa ang imong ipakaslan. Kaya kung lain na tawa ang imong ipakaslan, that is bigamy. Okay. So ma'am, walay problema. Balag kapila mo gagikasal basta kamo ra gyapon. Hey, naapa ko iuntay dugang pangutana ba? Sige. About aning akong kinamanghuran nga anak, rehistro na siya. Nang siya birth certificate. And then ang iyang apelyido nga gidala lahi. Kanang murag lahi nga apelyido sa kanhina kong sa kay kani akong kaipon karon ikaduha na lugar niya. Ikaduha. Pero wa kay previous nga kasal ha? Wala sir. Wala. Nga kani nga akong kinamanguran nga bata na rehistro siya sa una na akong kaipon. Pero siya bay amahan kani imong kay siya bay amahan. Siya bay amahan ng kamanguran nimo. Kani katong
una na kong kaipon kay wala man na kaning ikaduha. Dayon. Karon ang akong gusto untang may tabo. Ang gusto namong may tabo ipa-transfer na ko sa iya ha. Okay, okay, ayna. Ako na sulti ana. Bawal imong buhaton. Bawal. Di man po kini mo ipaangko sa lain tao ng ang amahan katumang isa. Mm. Except kung ibuhat magbuhat mo og adoption. Through adoption na ma'am. Papers, proseso mo adoption, buhat tumo alas DSWD, unsaon pag-adapt. Naman tayo gitawag administrative adoption karon. O i-adapt sa ninyo ng bata. Pero pag-adapt ninyo ng bata, ah, bisag anak ni mo na, pwede ni mo i-adapt. Pero dapat musugot tong una ni mong kaipon. Kasi may amahan. So, hindi pwede na i-transfer mo sa lain na bata. Kaya ang amahan, na ikatungod sa bata, di na pwede na murag sakinan, balhin-balhin ang mga rehistro. Kaya ang anak kaso, na, ang kaso anak ni mo, ma'am, pag-imo ng buhaton, simulation of birth certificate na. That's falsification of a public document. Oh, ayaw to, ma'am. Bawal to. Dapat i-adapt gini mo ang bata ni mo, imong anak mismo, kauban ang imong ikaduhang kaipon o kanimong banang kang bago. Okay. Kaling tulo, sir, nga wala pa siya na-registro, wala pa ikuhan. Inyo na. Sa imo ng bana ron. Dili gihapon. Oh. Adoption gihapon na. so na daw ang ni mo. More na resulte. Adoption gihapon na, ma'am. Bili pwede ni mo ipaangkon sa imong current nga love life ron. Bisan pa ba og musugot siya nga yang kuanon? Oh, kay kinahanglan nag di man siya man, di man siya ang biological father. Makasuhan mo ana, ma'am. Labi na magreklamo ang imong previous love life. Oh, pagka colorful sa imong love life, ma'am. Pang Valentine's Day. Mukontak mi nimo ha kay special feature kanamo sa Valentine's Day ha. Sige, sir. Oh, ditagaan ka na mong giveaways. Oh, so okay, standby lang dia. Standby lang dia. Isa may mong kaila taga Aremen para mo imong kontak. Ikaw, sir. Og si Dondon Aliguay. Ako? Yes, sir. Ah, kisa may panganan na imong partner di ay? Si Manny. Manny. Akot. Ako guni, sir. Imong amigo. Ay, pastilan taga Carmen. Ikaw gyud, Manny. Bugoy ka, Manny. Sige, salamat. Oh, salamat, sir. Abi na ako si Dondon Aliguay, may amahan na itong una. Amigo rin ay. Good morning! Hello, sir. Ah, kuyawan po tayo. Mahagbo na sa bangko. Ano yung ako? Good morning! Hello, sir. Good morning. Yes, sir. Mahuta na lang ako, sir, ba? Ah. Kanang, ipailan, qualified po sa mayor sa Bayabas. Oh, gifailan ka? Oo, sir. Dayon? Tapos lang yung, sir, yung ganang document. Ito, yung manog ganang adres sa pamagikutrasan. Unsa to? Gi? Tapos nagipakita nga document. Pero yung ganang anong gikutrasan, sir, timber na ng area. Kopras, gikopras ninyo. Oo, okay. Gusto ko naman ang dinar, sir, niya. Iyon lang din, nga timber na ng area, ha, niya. I-applyan sa kuhanti o gusto mo o hindi sila may ilam na umat. Dayon? Di pala, miss, may narong qualified to it. Nakuha sa ali, papel nga, napamatay na siya ko na itagiya. Basin sa LGU na nga Timberland, sir, naasiguro'y agreement na, lease agreement between DNR og LGU, mao siguro na'y napailan mo qualified test. Kani, sir, kaning, ano yung document, sir? Pero na yung pag-address, sir? Attorney? So may host sulba na ito, ano, attorney? Sir, honey, kanyang unsa man ang itawag na qualified debt. Qualified debt. Simple debt. Ang qualified debt, but masabot, imong giabusaran ang pagsalig sa tag-iya sa imuha o gigamit nimo ang pagsalig para makakawat kag usa ka butang. Qualified debt so, na. Ngunit qualified debt. So, kung ang mayor ni file og kaso sa iya ha, dapat i-prove sa katong mayor, kasi ng mayor niya, prove sa niya na siya ang tag-iya sa yuta or ang mayor is representing the local government, ang local government ang tag-iya sa yuta. Muna yung first requirement. Ikadawa, kung qualified tip man gani, dapat na sila i-prove na kanang atong caller, isaligan. Saligan do. O kanang pagsalig na gihatag sa mayor sa ilaha, iyang igamit na para makakawat siya og daghan mga kupras. Kung di na ma-prove, posible ma-dismiss ang kaso, o kung di bagay ma-dismiss, basing simple type lang ang kaso. Wala makamingan ang mayor, sir, nga. Ikaw akong sinaligan din, ha? Wala na yung anak, sir. Wala yung agreement ngayon, anak. Kung naman, sir, kanang ang akong iyan managkondi, ha? Ako, trabante, ako na, sir. Kaya iyan.
So ang oh. ang ayaan nimo wala man kaing nasa mayor nga ikaw akong sinaligan di ayaan wala nga na. Wala kay ini ah. Mga taga-dinner sir nga kada kulong yuta tender lang na ano kulong mga taga-bayan sa mayor. Oh illegal entry ra inyong kaso ana if ever ila na wala qualified thief ana sir. Oh, ayan na, lisod pag-probe ang mayor na. Ang issue lang yan eh, nabay pagsalig ang katong ng reklamo sa mo, ha? Hmm. Ito unang requirement, bisang unsa pa na, ma-dokumento ba, unsa pa niya. Ang itong issue yan eh, nabay pagsalig ang katong reklamo sa mo, ha? Hmm. Sa iyo, katong iyang pagsalig, gigamit ba nimo sa pagpangawat? O ikatulo, ang katong reklamo, mo ba'y tag-iya sa yuta? Sa yuta, kuha kayo na, ma-dismiss ang kaso. Ang perfect example magod sa qualified deaf attorney, example na kay Kalubihan, ingnon ko sa tagiyang Dong Ramil, wa man kay Lingaw, bantayin na akong Kalubihan, bantayin ang mga butang diha, ha, nga dili mahilabdan, o niya, kupras lang ka diha, dayon, tagaikos bahin. Pagkakaroon, gipangbaligyan ako sa lain ang maong mga butang dito without the knowledge sa tagiya, pwede ko ma-charge sa qualified theft attorney. Maray example sa qualified theft? Ang pinakasimple na example sa qualified theft sa Marmel, mga housemaid. Housemaid? Kung housemaid ka, sample, yaya ka sa balay or kanang maid ka sa balay, nangawat ka diya, bisag unsa simple lang ipapunggi mo ipangawat, alahas. Automatic qualified, qualified theft. Qualified theft. In fact, nag-isold ka as housemaid, automatic, naipagsalig ang imong amo sa imo ha. Oh, so kato LGU dito qualified tip dito mahagbong sa mga elemento para mo mahimo siyang qualified tip. Good morning. Morning. Good morning. Pangutana. Si Ramil Bangis ni Sir? Oh. Ramil Bangis ni. Una ko ni kuan yung taga bayan sa ako problema sa ako bisit. SS. Ah, wala problema na si PG Law diha makatabang na to. Si problema. Oh, ay na kung kuan ba nga nag kuan na ang nag-post na ang business list ta kay namon ko ilink ko ila kay namon ko apps. Unya ang 2019 may kulang na ko sa bulan. Dayon. Unya pagka 2022 na po kay tulo ka bulan na wa po marinit. Mm, dayon. Dayon, akong giato sa City Hall kay para ma happy ta malay ko retire. Oh, City Hall, SSS. Pero, imong gyanto sa SSS, sa, not City Hall. Dito mismo sa City Accounting. Kaya, remittance. Naman ka, mga, remittance. Na, naman ka, remittance, okay. Muna nga, ako nagsipan niya. Ngayon nga ko lang. So, may ito ko sa accounting. Mm. Karon, ang kung sa ako dito, pinirong tao, may inyong nga, sir, ang kung ano ba, sir, ang mga papel ko, nagitambak na. Mhm. Amo ta sa gitambak, una ko 2019 gitambak na. So, ingon na lang ko nga. Kung ana man galing, mangayo na lang ko resibo. Kung nakarimit man sa dito, resibo na lang. Kasi tambak niya nila resibo di man napili. Oh. So meaning nangawala ang imong record. Naay dili na ang totally nawala, naalay sa man, naay nangawala nga man. Ah, missing. Wala na post. Oh. Wala na post ng mga payment. Sir, ipatanaw sa City Hall. Ipatanaw sa City Hall ang OR na. OR number. O ang imong deduction sa payroll. Kaya mag-reflect mo na imong mga deductions dito sa payroll ang OR sa City Hall. Nga ibayad sila sa SSS. Oo. Oh, ako na ganyan. Ako nanditanaw dito. Dayon. Sa 2019, na ay nasun nga isa ang Mira ang yun wala. Oo. Oh. Samantala lang ang at sa uban nga, uban dami ang payroll. Na kumpito ang niya. Mauna yung buhaton, sir. Mangayo ka nag OR sa City Hall and certification nga, doon ay payment nga bayad ang City Hall, ang imong employer. Oo, oh, maugan. Pero ang akong pagsabot, basta mupos na gana ang ato pa, maurag ito yung ibayad sa ulit ha. Na ay man nawa, maurugin nila. Posible. Posible. Pero naaman ka sa imong payroll, nga naka deduction. Wala na siguro mga clerical error na sir. Kaysa una, gikan man kog GSIS sir, no? Trabaho ko nang mag-post og premium. Palalitan ba ako? Gikan man kog GSIS, trabaho na ko sa una mag-post og premium. Naagani mga unpaid nga mga period but ang iyang service record is continue, amo nang i-assume nga naa siya'y payment. Pwede na i-assume. Basta walay di ka broken service, pwede na i-assume. So, ang imong pangayon lang, certification, OR,
sa City Hall nga naay payment nga naay tabo o nga imong payroll nga naay deduction para to prove nga naay payment nga naay tabo. Oh, mao gani na ato akong ang ako kauban nga yung mid katong receive atong kuan atong 2019 na yun. Oo. Pwede na. Ang nigawas karon, oh, ang nigawas karon, naay mi namo kami duha naay mi. Kuya naay mi og yun ato wapol yun nga uban naman ni anak sa yun. Okay. Sige sir, atuwa na sa City Hall. Reconcile na. Oh, sige. Dayon. Dayon, ani ka sa ako, mutawag ka sa amo kung magka-schedule na kagi SSS para i-book ka na mo daan para di na ka mag-hulat og dugay, ha? Kay problema man na imo. Kay mamalihog ta ni Sir PG Lau. Buutan man si Sir PG kay seminaryan na. Sige, sige. Salamat kayo. Moto ang pangutana. Mangutana lang ko, attorney, nakadawat, mangawat ka plantation sa lobby og tubo, bisan og outsider ka, pwede ka makasuhag qualified theft, bisan wala kay, walay salig ang tagiya sa imo, kaya di ka trabahante niya. Simple theft siguro na, attorney, no? Ay, nailain theft sa pagpangawat ang mga lobby, pagpangawat ang mga kuan, but theft na siya in a different provision sa revised penal code. Siya, di na siya ordinary na theft na, kaya sugod mag-isa kakalubihan. So, dili siya matawag na qualified theft, but there's a special law about theft na imong na violate. Di na siya ordinary theft sa Mayor Mel. Ah, okay. Ah, good morning, attorney. Mga ikong advice nimo. Nailuti na kapangalan sa among amahan nga patay na. Karon nagsabot mi sa asawa sa akong magulang, kay patay naman po ng akong magulang, nga iya kong hinahinayag bayad sa akong kabahinan. Unya iya kong papirmahon sa waiver aron mabayaran na daw ang tax. Question, mupirma na di ay kong waiver nga wala pa man siya nakahata na kong bayad, attorney? Dili ba di ay pwede nga bayaran niya una nga mga tax mintras wala pa ko nakapirma sa waiver aron nga makaabil siya anang estate tax amnesty? Attorney, salamat. Yeah, by first place, ang asawa, di na siya matawag na irin siya. Kung example, ang yuta, gika na sa inyong kaluluhan. Kung gika na sa inyong kaluluhan, di na pwede, wala i-share ang asawa. Ang share, ang anak ni Ali na i-share o katong mga isuon. Pero ang asawa, wala labot kay in the very first place, di mo na matawag na conjugal property ang inheritance. Ayaw na siya. So kung example, ang asawa gusto niya palito ng yuta, so palito niya, wala man yung problema. Mahimo sila o extra judicial settlement with deed of sale. Ah, okay. Siya, then pwede nimo bayadan ang property, pero before nimo bayadan, dapat naasya yung itawag CAR, Certificate Authorizing Registration of Tax Clearance. Kung ano na siya, pwede na kumubayad ang natingali, basta kumplito na ang mga dokumento. Pero kung wala pa gani, ayaw yung bayad kay masing matiwan yung mga kwarta niya. So, buhato ni mo, mangayos sa kaog CAR at itong asawa sa imong maguwang. Certificate Authorizing Registration o Tax Clearance. Okay. Attorney Mark Tolentino, kanang judicial clearance, asa man nakuhaon? Party na sa yuta, magpahimo sa lawyer or makuha sa korte? Judicial clearance, attorney? Court clearance ang tawag na. Court clearance, ato kas korte yan. Ito tawag court clearance na, you have no pending case sa National Trial Court sa Butuan, you have no pending case sa Municipal Trial Court sa Butuan. Kung sa mga fiscal side, you have no pending case sa City Prosecutor sa Butuan, ano sa mga tax, mga clearances na kuhaon mo. Dili ang abogado ang muhatag ni ana. Sir Amel, mangutan ako kay Attorney Mark, na ako'y amiga, kasambahay siya ni Aging 2021, nakadawat siya 13-month pay, daw bi, atong 2022, ni undang man, September pa, dili na muhatag og 13-month pay? Dili na, attorney, no? Ngawa naman. Pay, banda, wala lang ka sa pang-guberno, wala ka sa kanang gitawag na imong gitrabahoan, wala kay 13-month pay. Okay, pero kung kay, ang 13-month pay, mandatory na siya kung nagtrabaho pa ka. Pero guwa na ka, ayun na, pag-expect po. Ay, naglaw mo na kay 13-month pay, maybe kung natin kay separation pay, natin kay paghawaan mo, hatakat ang gamay na mahalipay sa pag-servisyo ni mo, but I expect na ng mga benefits diya kay never first place, wala naman ka sa trabaho. Ah, okay. Last nga pangutana, attorney, nga nung na-disbar daw si attorney Bert Causing? Naibawaan ba ni mo ito, attorney? Nga na-disbar nga lawyer? Na-disbar na lawyer sa, unsa nakaso ka itong sa katong si attorney Bertini Causing, katong itong iyang gipo sa Facebook, ang complaint affidavit. Oh, kanang complaint affidavit mo ka sa Mermel, that's purely confidential. Di na pwede
di na pwede, labi na ko mga kaso na mga confidential na kaso, like for example, bawsi, mga annulment of marriage, mga adoption, di na pwede ipang-post. Kaya in the very first place, absolutely confidential na. For example, nag-away ang mag-asawa. Mm-hmm. Ikaw, ang moral lesson na, bawal ang abogado na marites. Ah, okay. Pero ay, mga sa media, for example, attorney, na ay mga kaso sa piskal nga na file na, pwede ba i-publish na siya in support sa balita? Pwede ba na i-publish na binakita na yung mga issues court na... Court decision, for example. Decision, pwede ba na, pero katong mga pending pa na kaso and under the provision of sub-judicial rule, hindi ka pwede mo sulti diha kung unsay dapat isulti labi na sa mga kaso. Kung dili, katong lang mga ang si basic lalaki, lang, no? Ay, nag-file ang kaso. Kuto ba, anak? Pero about sa facts sa kaso, di na pwede kay... Sub-judice. Simula of sub-judice rule. Ikaduha, ang abogado, di sa pwede magsulti-sulti. Kaya natin gitawag attorney-client privilege. Ah, okay. Attorney-client privilege, masulti ka itong naisikrito ang imong kliyente, gishare sa imo ha, abogado ka. Kuman ikaw, sisuso ka, imo sa ishare. Marites. Kinsa may kliyente mo salig sa mga abogado, kung mga abogado, mga sisuso. Tabian. Tabian. Awa, wag yun. Why na ka nang mga gibana ng mga doktor? Ang doktor dat na siya gitawag na patient doctor privilege, confidentiality bawa, sa doktor butis please ang kada si Pedro na sakit ng AIDS. Hindi na pwede. Hindi pwede. That is purely confidential. That is under the professional ethics. Ah, okay. Kung professional ethics ng mga doktor, na si professional ethics ng mga lawyer, dapat kung mga sekreto ang mga kliyente, dapat din na nila i-vulgar. So, dapat ang mga abogado mo storya lang based sa legalidad, no? Dili sa law, oh bisa basis balaod kini atong gihimo walay violation eh kay nag-explain na ta sa balaod okay. In fact ang balaod yat ang atong purpose kay sa Marvel atong giduol ang balaod sa atong mga ordinaryo mga kababayan para mamay mo silang kuan masabda nila sa balaod ilang katungod masabda nila ang ilang katungod ug di na sila madaog-daog. Okay. On that note, thank you very much Attorney Mark Tolentino karong adlaw sa kini ang balaod with Kuya Mark Tolentino. Salamat attorney. If for more legal advice, please follow me sa Facebook page nato sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, youtube.com/MarkTolentinoLawBlog, and please call me sa 0917-329-5353, 0968-881-1912. Kini inyong ubos na higala, si Kuya Mark Tolentino. Salamat si Attorney Mark Tolentino sa kini ang balaod. Si Judilyn, yun siya, na ay ang igagaw, dili makasinabot sa iyang asawa, niya humana sila atubang DSWD. Ang gusto sa laki, maligal na silag bulag. Ako ana ma'am, annulment no? Annulment ang pwede i-file ano. Straight to the point. Mautong paapas nga pangutana, wala na obtain ni Attorney Mark Tolentino. Kay ga extra na. Inyong Radyo Man, Ramil Bangges, tatakaran. Straight to the point. XBC. Tatak.